Ako'y kawan, o Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y inyong pawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Sikyem ang mga kapatid ni Jose, at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mapagpaganipin. Patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubda nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na mga Israelitang mula sa Galaad.
ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga pagawaing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ang ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniaho nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose'y dinala ng mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupay nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unuhan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paan ito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw, pati liag niya'y pinapagkwintas ng kulyar na bakal, hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong sila'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring itong na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapapamahala sa bagong lupain, si Jose'y ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa. Pinatay ang ikalawa. At binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin.
Kaya't siya'y sinunggaban, inilabas sa ubasan, at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Mapagkakatiwalaan po ba kayo? Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, meron po nagtanim ng ubas. Nagtanim siya ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya. Nagtayo pa siya ng pisaan, ng matayog na tower, bantayan. Siya ang gumawa noon. Pinaghirapan niya. Mahirap po magtanim ng ubas. Simula, lupa pa lamang yan, aayusin pa yung lupa. Nagawa niyan lahat ng ito. Pinaghirapan. Kaya naman, inutusan niya yung kanyang mga kasama na silang mag-alaga noon. Pinagkatiwalaan. Pero anong ginawa? Nung magpadala o kukunin na ang parte, nagpadala ng alipin para kunin ang kanyang kaparte, anong ginawa? Binugbog, pinatay, binato. Pinadala yung mas maraming alipin, binugbog, pinatay, binato. Pinadala yung anak para sabihin, ay gagalang nila ito. Parang hindi nadala yung may-ari ng umbasan. Anong ginawa? Pinatay at itinapon ang kanyang anak. Mga kapatid, meron tayong tatlong pwedeng baunin sa araw na ito. Una, kung titingnan po natin ang ebanghelyo, tayo ang mga kasama. At ang Diyos ang nagtanim ng ubasan. Kasama, tayo yung mga kasama. Kaya ang una, lahat tayo ay may responsibilidad. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang mundong ito. Yan yung una. Hindi lang yung mundong ito basta-basta. Yung kapwa ninyo, ipinagkatiwala sa inyo. Pamilya ninyo, ipinagkatiwala sa inyo. Yung mga taong nasa labas ng daan, ipinagkatiwala sa inyo. Ang kapaligiran, ipinagkatiwala sa inyo. Kaya naman, kapag ipinagkatiwala sa inyo, anong ginagawa? Dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan, aalagaan mo. Hindi mo pababayaan. Kapag may lumapit sa inyo na, saan kaya pwedeng magsimba? Ako ay hindi pa nagsisimba ngayon. Anong sasabihin mo? Alay, mag-online ka na lamang sa Padre Pio online. Lagi naman meron. Okay lang po kung may sakit. Okay lang po kung may sakit at mahirap. Hindi na makalakad, hindi na makabi. Pero kung lagi ka naman nakakasimba, tapos sinabi mo pang, hindi, mag-online ka na lamang. Anong ginawa niyo po doon? Kapag meron pong lumapit sa iyo, sabi, kapatid,
mali ang ginagawa mo. Dapat ganito, ganyan. Ah, marunong ka pa sa akin? Anong ginawa ninyo? Para ninyong pinatay, binugbog, at ibinato yung pinadala ng Diyos sa inyo para i-check kung okay yung inyong responsibilidad. Tayong lahat ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Pinagkatiwala sa atin ang kapaligiran. Daladala ninyo ang anak ninyo sa pambansang dambana ito at kumakain ng snacks ang iyong mga anak. Iniwan na sa upuan, pati yung bottled water, nagkalat. Kung walang tagalinis dito sa Padre Pio, ang dami niyan. Ipinagkatiwala ito sa inyo. Huwag ninyong pababayaan. In the same way na naghahanap kayo ng trustworthy na tao, maaasahan, dapat ganun din tayo na maaasahan ng Diyos. Pangalawa, yung mga kasama, nagtanim ng ubas. Yung mga kasama, hindi lang responsibilidad na kunin lang yung na babantayan. Hindi. Dapat mag-bear fruit. Dapat mag-bear fruit. Kaya yung ipinagkatiwala sa inyo, kudwari, binigyan kayo ng asawa. Paano mag-bear fruit yan? Hindi lang basta anak. Dapat yung wife ninyo, yung husband ninyo, may mga bagong matututunan. Madadala nyo sa simbahan. Makakapagturo ng kabutihan sa mga anak. Bear fruit. Hindi ninyo isa-stunt yung growth ng inyong asawa dahil siguro sa kanyang past. Dahil sa kanyang past, iha-hamper nyo na yung growth. Hindi, dyan ka lang. Baka ikaw ay magkamali na naman. Ang mga anak ninyo, hindi po sila yung tipong paglaki, aanihin ninyo ang kanilang kikitain. Hindi po ganun. Dapat aalagahan ninyo, tuturuan po ninyo, nang sa gayon, hindi nyo na kailangan humingi pag kayo nangangailangan. At sila'y laging magsisimba. Bear fruit. Dapat ay mamunga. Ipinagkatiwala sa atin. Yun yung pangalawa. At pangatlo, tatandaan po natin, sino ga nagtanim ng ubas? Sino ga nagtanim? Ang Panginoon, it's not your vineyard. It's not yours. Nasabihin niya, ah, Father, ako po ay pinaghirapan ko tong kaharian ko. Ang aking katatayuan ngayon, pinaghirapan ko yan. Who's to say na ito'y sa Diyos? No, this is my effort. Okay, sige, sabihin natin, effort mo. Madadala mo gayan sa kabilang buhay? Kaya ngayon, ipinahiram sa iyo, ipinagkatiwala sa iyo. So you can bear fruit. Paano? Sa pamamahagi mo ng iyong kayamanan, bear fruit. It's not your vineyard. That's why aalagaan po ninyo ang ipinagkatiwala sa inyo. Kaya mga kapatid, ngayong araw po na ito, atin pong ipagdasal ang ating mga sarili nang makita natin at malinaw sa atin na tayo'y pinagkakatiwalaan ng Diyos at makita sa buhay natin na tayo ay maaasahan niya sa bawat oras ng ating buhay. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pagsubalit na ibigay ko na mag-anak kong tumatakbo, salat man ako sa lahat, ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig at paglalayag ng hangol, payapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa, siyang tanging tumatanglaw bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandig at lakas at tibay. Laging awit ang sagisag ng mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig at pagbibihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyan lahat ng panindim sa gunit ang dahas ay limutin sa nilinang putik ako. Kayamanan ka ng kusan ko, ganting pala ko ay ikaw, pag-asang tanaw ang punaw sa sarili.
mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibig ay walang pagsubalit, naibig ay ko ng lahat. Mag-aan akong tumatakbo salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibig ay walang pagsubalit, naibig ay ko ng lahat. Mag-aan akong tumatakbo salat man ako sa lahat, salat man ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas.
Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po'y humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod, Peace Centers for Reconciliation, at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalatay at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-anim, ngayong Sabado, ikalawa ng Marso, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dit sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain tayo ng ating makapangyarihan, laging mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay din niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.